Magandang araw sa inyo lahat. Tiyan. So, for today, after ko mag-grocery ng for almost 3 hours yata yun sa grocery store. Ayan. Kakapagod kasi ang lamak-lamak ng grocery store. Tapos, syempre, lahat ng bibilin mo, pupuntahan mo, yung iba nandun sa kaduluduluhan. So, mapagod talaga. 3 hours ka pauli-uli. Tapos, syempre, may kahalo pang pag-video. So, ayun, dagdag oras. Kaya medyo nagtatagal tayo sa grocery. Pero talagang mahirap pag-grocery pag mag-isa ka lang. Meron naman akong kasama yung taga-maneho namin pero di man tumutulong. So, kaya ayun, solo mag-grocery. Pero pag hindi busy si Mimi, kasama ko siya sa pag-grocery. So, since araw, so may duty kami pareha. So, siya naiwan dito sa bahay. At ako naman yung nag-grocery. So, ngayon, ayan, natapos ko nang mailagay lahat yung mga natapos na namin mailagay yung mga pinamili namin. So ngayon naman ito bumili ako ng ground beef. Ayan, so ang gagawin ko dito sa ground beef, itong ground beef na to, pinaano ko to, pinasadya, bumili ako ng beef fats kasi gusto nila yung medyo fatty na beef. So ang gagawin ko dito, i-re-repack ko siya, bali para yung iba i-frozen ko, para hindi naman siya, kasi itong beef na itong mabilis magkulay dark, magkulay black. So, para maiwasan natin yun, i-re-repack ko siya, tapos yung iba, gagawin kong huhulmahin kong parang burger, kasi kumakain din sila ng burger patty lang, at saka syempre yung ground beef, beef na usually gusto ng alaga namin, lagi ng tacos, tapos ate, I want tacos in the morning, tacos, lunch tacos, dinner tacos. Yun. Kaya, madami lagi akong binibili na beef. So, itong beef na to is almost 5 kg. Almost 5 kg sa bigat. So, i-re-repack natin siya. Kasi, alam mo na, para ma-preserve natin yung freshness niya, yung iba. So, ganito lang naman ginagawa ko. So, ayan. Ginagawa natin. Ayan ang ating ziplock. Ayan. Minsan, okay yung ganitong kalaki na beef. Gagawin natin ano. Gagawin natin siyang patty. Burger patty. Ganito. Okay na yan. Hindi naman na kailangan na maganda yung pagka-beef niya. So, ilalagay natin siya dito. Tapos, buka ulit tayo ng another portion. Katulad din ang size na ganun. Gawin natin siyang bilog. Tapos, pipiin natin siya. Yan. So, bali, pagdadalawahin ko siya ng lagay sa plastic. So, kailangan natin ng paper. Yan. Para hindi naman sila magdikit. Ayan, no? Para hindi sila magdikit. Para pinakang, ano lang, mediator. Mediator daw. Ayan, no? Ganyan lang siya. Para pag ano, pag halimbawa gusto mo kunin yung isa, hindi mo makukuha lahat yung isa. So, ganyan. Ano, diba? Para pinakangalo lang siya. Mediator niya. Ayan, tapos isil lang natin. Ganyan. Tapos repeat lang. Repeat siguro mga 10
10 portion ng ganito, 10 pieces. Ayan. Dali lang yun. Bubbles mo. Yung kasi yung burger dito nila is purong meat. Hindi man pinahaluan ng mga kung ano-anong mga for example, yung mga flour or breadcrumbs. Wala, basta ganito ang purong beef. Beef talaga. So, ayan o. Tapos nalagyan natin ng yan. Yan. Ito na. Yung iba nito, ipo-frozen ko, yung iba hindi. So, mag-iwan lang ako ng ilan na hindi ipo-frozen para ano naman siya, para may magamit ako for like 2 days. Yan. Repeat-repeat lang yan, no? Yan lang ako. Uli-uli lang yan. Kasi yung aking alagang lalaki, mahilig siya sa beef. So, mukha ng beef yun. Ito namang babae naming alaga. Kabalik ka na niya. Gusto naman niya chicken. So, magkaiba sila ng gusto. Pero minsan, gusto naman parehas nila ng tacos. So, mas maganda isang gawaan lang. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Ulit-ulit lang. Dito kasi maraming type of beef. Merong Brazilian beef, may New Zealand beef, may Australian, may Angus beef. Pero mas prefer nila yung ano, mas gusto nila yung Australian beef. Even Pakistani beef and Indian beef, ayaw nila. So, ang gusto nila is yung Australian beef. So, yan ang binibili ko. Pero pag ano, pag sa beef tenderloin, ang binibili ko yung Brazilian beef kasi mas cheaper siya. Kasi yung Australian ang mahal ng Australian tenderloin. Ako, napakamahal. Parang kilo niya is parang 140 dirham per kg. So, ang mahal. Kasi ang mahal. So, ayan. Maganda tong beef na to kasi medyo fatty siya. No need mo na siyang lagyan ng oil. Kasi meron na siyang sarili ng oil. Ayan. Maglagay natin ng paper. Para hindi magdikit. Doon na dumikit. Ayan. Ayan, nakakalahati na. Nakailan na ba ako? Oh, pwede na pala to. Wow, naka-limang piraso na pala ako. So, 5 piraso is 10 pieces. So, okay na yun. Para sa beef patty. Si Amo naman, ang gusto, yung beef lang, walang ibang kahalo, pero gagawa ka ng gravy niya. Lalagyan mo ng gravy. Gagawa ka ng gravy. For example, yung gravy niya ay yung may mushroom, yung garlic, yun, ganun lang. Yan. So, ayan na marami kaming stock lagi ng Ziploc. So, ayan na tapos ko na yung 10 pieces. So, ngayon naman is ano lang ito. Ganito lang. Ilalagay natin ng ganito. Kasi minsan, pag nagtatapos yung alaga namin, kumakain na rin kami ng tapos. Kasi masarap din naman siya kung tutuusin. Oh, as in masarap siya. Saka, syempre, makabusog kasi meat yun eh. Purong meat. Yan. Ganyan lang. Kasimple. Ayan. Para hindi lang siya talaga
Kasi pag in-stock mo to sa chiller, itim talaga siya. Kailangan para ma-preserve mo yung freshness niya. Hindi mo pa naman gagamitin. So, kailangan mong i-freezer. Yeah. O, diba? Yan. So, ayan. O, natapos ko na itong mga beef. Susunod ko namang ayusin is yung mga isda. Yung isda namin at saka siyempre yung isda nila. Kailang hugasan, tapos i-drain, tapos siyempre ilalagay sa freezer para ma-preserve siya. So, yun. Ayan. So, ayan na nga guys. Ito yung mga beef. Oh. Ayan. Yung mga beef. Mamaya ko siya isasabay-sabay ilagay sa freezer. So, ngayon ang gagawin naman natin is ayusin natin yung ating mga isda. Yung mga seafoods naman. So, ayan. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko always after ng ating grocery. So, so, ayan, meron din ako ditong beef cube. Ayan, beef cube. So, ang gawin ko dito sa beef cube, i-ano ko siya, ahatin ko rin siya sa dalawa. Kasi itong salmon, since i-slice na to, gawin ko itong hugasan, tapos pag-ahatin ko siya in two parts. So, para pag may kakain, hindi siya madidefrost lahat. So, ganun ang ginagawa natin dito. Pero ang mahal lang beef ngayon. Ang mahal ng ano, ang mahal. Kasi, tawag yan, nag-grocery ako eh. Yung nag-grocery ko today is inabot ng almost 3,000 dirham. 3,000 dirham. Pero minsan naman after 2 weeks na ako nag-grocery. Or after 10 days. Ayan ang. Ayan. Irepa ko lang siya. Purong laman yun, pero may fat siya. Gagawin ko dito, pag nagpagawa ng beef, ang tawag doon? Mongolian beef, itong gagamitin ko. So, pwede naman itong gamitin, basta marunong kang, alam mo yung technique kung paano lumambot yung beef. Yan. Kahit itong mga simple na beef cube, magagamit mo as a meat sa Mongolian beef. Hindi ko na siya hinugasan. Kasi pag gagamitin ko ulit ito, kailangan ko rin hugasan. So, ayan. Ito naman ang ating sunod. Oh. Ayan, ating salmon. Magkano itong apat na piraso na to? Ito ay 3/4 kg. So, ano to? 70 dirham. Mahal, no? Ito kailangan natin hugasan. So, ayan. Kailangan natin hugasan itong salmon kasi ang malansa. Ayan. Ganyan lang. Hugasan lang natin tapos i-drain natin siya. Tapos mamaya ko na lang ilagay sa ating plastic. The water is here. The picture. Yeah. So, ang next naman natin is yun. So,
sunod natin is itong ating isda. Ito pang ano namin. Pang ano namin ito, pang ulam namin ni Mimi. So ayan. Ang mamahal ng ano, ang mahal ng mga isda ngayon. Walang yung mga sale. So, syempre always, hindi mawawala ang aming tilapia. Ayan. Always ganito ang aming nabibili. Kasi mas cheaper siya ng konti. Kasi compared to sa mga, sa mga sa mga isdang dagat. So, ayan. Pinalinisan na namin ito sa ano. Pinalinisan ko na ito sa, doon, sa grocery. So, ayan. Babalawan ko lang siya, then i-frozen. So, pag kailangan na lang ulit namin, saka ko i-defrost, saka ko hihiwain. Ito usually, sinasahog namin sa dineng-deng. So, ipiprito ko siya ng konti doon sa labas, kasi makangamoy dito sa loob. And then, si Mimi nang bahala magluto ng dineng-deng. Ganun lang. Ayan. Tatlong piraso binili ko. Ayan. Tatlong malalaki, oh. Oh, lalaki. Tapos, bumili din ako ng, ito fresh pa to. Ito. Tawag dito ay sibas. Sibas. Mukhang ito. Ito mahal to. Isa lang binili ko kasi mahal ang kilo. Ewan ko. Mukhang ito. Mukhang ng sibas. Ang sibas ay 21 dirham yung isang piraso. 21 dirham, ayan. Mahal din. Tapos itong tilapia na tatlong 3 pieces, 21 dirham. So, mas cheaper yung tilapia. Mas madami. So, yun. Usual. Uhugasan ulit natin ang ating tilapia ng isda. Then, i-drain. Tapos, mamaya na lang. Okay. Ilagay sa plastic. Magkailangan ko mag-gloves kasi hanggang sa inyo. Hindi ko matake kahit anong hugas. Hindi kahit naka-gloves ko nga eh. Ang lansa pa rin. So at least mabawasan yung lansa inyo nila sa naka-gloves. So yun. Buti maraming. Buti dito eh. Andi COVID sa sahod ka na lang. Saka ko na ito hihiwain pag lulutuin na namin. Medyo crowded na dito sa lababa. So, sunod naman, ito yung last. Pahala namin sa mga gulay-gulay namin. Ito ang sale. Ito. Hipon. Shrimp. Ang per kg niya ay 26 dirham. So, bumili ako ng 1 kilo. So, marami na itong, maraming, tawag dyan. Tagal na namin itong mauulam kasi ipanghalo lang namin sa, for example, sinigang na may gulay, ganun. So, ang gagawin ko dito, aalisan ko ng sungot niya, tsaka yung kanyang bituka. So, ayun, gagamit tayo ng ganito para pag niluto, hindi man madumi kainin. Kasi pag pinalinis mo naman itong shrimp sa ano, sa doon sa grocery store, dadating sa iyo ay wala ng ulo. Halos wala ka na makukuha. So, mas maganda. Mas maganda yung ikaw na maglilinis or ako na maglilinis. So, ayun. Medyo malansa. Medyo malansa na ng konti. Ayan. Ayan, so, ang ginagawa ko dito is, ang dami, oh. Ayan. Siyempre, puputulan natin ng, wala na pala siya, so, bakit ko pa puputulan? So, ayan, madali lang ito, guys. Yung iba, wala, malinis siya. Katulad niya, malinis. Tapos, ayan na, yung mga sungot niya. Tapos, ayan, oh. Ayan na, makikita niyo. Diba?
lapit natin ng konti para makita niyo. So, ayan. Hindi na siya masyadong fresh, pero masarap ito pang halos. Ay, tingnan niyo. Oh. Ayan. Oh, kita niyo? Oh. Di ba ang dumi-dumi niya? Ayan, ang dami. Dami niya. So, ayan. Medyo madami-dami itong linisin kasi 1 kg. Okay. Medyo malansa siya. So, mamaya, hindi na ako nag-apron. Mamaya, magpalit ako ng damit kasi malansa. Aamoy ano ko. Malansa. Yung iba, walang ano. Malinis yung iba. So, ayan. Napakasimple lang, guys. O, di ba? Yung iba, madumi, malinis talaga siya. So, no need nang i-alisin yung bituka niya. Di ba yung iba sa atin sa Pilipinas, hindi na inaalis yung ano. Hindi na inaalis yung bituka, which is madumi. So, dito sa ano, sa abroad, marami ako natutunan. Yung sinasabi nila na pag halimbawa nag-defrost ka ng karne, so, diba, naglagay ka sa freezer ng karne. Once na ma-defrost mo na yung karne, huwag mo na ulit ibabalik sa freezer o huwag mo nang ipofrost ulit kasi hindi daw maganda yun. Hindi ko alam kung anong kailan, pero sabi nila hindi daw maganda. Ayan. So, ayan guys. Oh. So, ayan. O, diba, ang daming kalat. So, natapos ko na yung lilinis at pagre-repack ng ating baka and then yung ating isda tsaka yung ating hipon. So, ay, eto na sila, oh. Ayan. Naka-separate na sila. Ito, pang isang ulam. Ayan. Mga good for one yan. Mga isang sahog lang yan. Tapos itong tilapia, ayan. Isang plastiko na lang siya. So, i-frozen ko siya na nakaganyan. Para, madali naman siya, hindi naman siya nagdidikit. So, ito yung ating sibas. Pang sigang namin yan. So, maybe tomorrow or isang araw. Ayan, tapos ito. Ayan yung mga beef, oh. Ito yung mga burger patty. Ayan. Ayan, oh. Tsaka yung salmon. Ayan. Naka-separate na sila. Ayan. Para pag i-defrost, hindi lahat ay ma-defrost. So, ayan guys. I-share ko lang sa iyo yung ginagawa ko every time na manggagaling ako sa grocery store. Ayan, hindi matatapos yan. Kailangan gawin pa yung ganito. So, matrabaho, pero kailangan syempre para sa kinabukasan. Ayan. Thank you everyone sa pagsama sa akin always. And thank you so much everyone. Bye-bye! Oh, wait. Flex ko lang sa inyo yung laman ng freezer namin. Oh, diba? Full na full. Oh, diba? Susuka na yung freezer. Ayan. Sarisaring na yun dyan. Isda, may everything, may fries, may dessert, may butter, na frozen. Ayan, di ba? Full na full pack ang freezer ni Ina. Bye!